Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig na kikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video at pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga paparating pana-upload. Hindi siya makapaniwala. Ngayon lamang niya nalaman na may nakakatandang kapatid pa pala si Michael. Anyway, kakauwi ko lamang kasi dito sa Pilipinas. Kaya sa pagpunta ko dito, wala akong nakilala sa mga dumalo. Lucila is here, my cousin. Pero masyado yung busy sa pag-bonding sa ibang tao. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako sa kumpanya. Really? That's great. If you don't mind, pwede mo ba akong samahan muna? Kwentuhan mo ako habang kumakain. Yaya nito sa kanya. Pero hindi pa po kasi ako tapos sa trabaho. I'm so sorry po, sir. Pero hindi pwede. Kasi isa ako sa mga organizer nitong event at hindi pa tapos ang trabaho namin. You don't have to worry. I don't think pagkatrabuhin kayo ni Michael sa party niya hanggang matapos, hindi ba? It's not the company's day. Kasali kayo sa celebration ito. If there's somebody or sino mang sisita sa'yo, I will defend you. It's just that I feel so alone, kahit nandyan ang kapatid at pinsan ko. Papayag ba siya? Sa nakikita niya, halos lahat naman ng empleyado ay nag-e-enjoy na rin sa party. Siya lang naman yata ang busy sa pagkuha ng pagkain. Pero bakit naman hindi? Nakukonsensya siya na hindi man lamang masamahan ang nakatatandang kapatid ni Michael. Okay po, sir. Please don't call me sir. Marvin is fine. Marvin, sandali lang at ihahatid ko lang itong pagkain sa isa kong kasama. Tumalikod siya papalakad sa gawin ni Jenjen. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kapatid ni Michael. Akala niya talaga ay nagpalit ng damit o anyo ito. Pero hindi. Walang duda na kapatid niya iyon. Pero bakit kaya wala man lang siyang narinig mula kay Michael na may kapatid pala ito? O kay Lucila man lang o kay Sir Willie? Ang weird naman. Jenjen, ito na ang pagkain mo. Salamat, Roxanne. Maiwan muna kita dito ha. May pupuntahan lang ko sandali. Paalam niya rito. Baka magtaka kung saan siya pupunta. Oh, sure, have some fun. Tatawagan na lamang kita kaagad kung may gagawin tayo. Sige, salamat. Pabalik na siya kung nasaan si Marvin. Nandoon pa rin ito at nakatingin sa kanya. Ibang-iba ito kay Michael na palaging nakasimangot. Kung hindi pa niya nakikitang nakangiti si Michael, nakita na rin niya sa katauhan ng kapatid nito. I'm 4 years younger than him. Pero kapag sinasabi ko ang edad sa mga nagtatanong, hindi naman sila naniniwala. Nakapwesto sila sa bandang dulo ng table sa tabi ng balkonahe. Wala medyong tao at masarap ang simoy ng hangin kasama pa ang magandang tanawin ng mga bituin. Hindi nga halata sa edad nyo kanina. Pagkakita ko sa mukha nyo, akala ko talaga ay Sir Michael ang nakaharap ko. Pero nagtaka ako dahil iba ang suot. At nakasuot kayo ng eyeglasses, hindi naman iyon yung susuot ng salamin. Natawa ito sa kanya. See, I told you. Mahahalata naman kami minsan dahil sa magkaiba ang personalidad namin. He's more quiet type and I'm much more comfortable talking to people. Nakikita ko nga po ang pinagkaiba ninyong dalawa. How about you, Roxanne? Bakit kinapadpad dito sa kumpanyang ito? Sa kagustuhan ko lang po na makatulong sa mama at ate ko. Pagkatapos kong gumraduate ay nakapagpasya po ako maghanap ng trabaho. Kaya sinubukan ko pong mag-apply dito. At salamat naman ay nakapasa ako sa interview.
Actually nga po ay under evaluation pa kami ng kabatch ko, kaya todo ang effort namin para makapasa. I see. Our company prioritized the welfare of our employees. Pero hindi mo makukuha ang mga benepisyong ibibigay ng kumpanya kung ipapakita na fit ka bilang employee. Oo nga po. Sa interview pa lang, parang kulang na ang natutunan ko. Biro niya. I hope hindi ka nahihirapan sa evaluation. Sa totoo lang, medyo, pero gagawin ko para makapasa. Strict man sa amin si Sir Willie, marami naman kaming natututunan. Willie? Iyong pong sekretaryo si Sir Michael. Siya po ang naghahandal sa amin. Tila nag-iisip ito. I thought si Miss Irene ang sekretary niya. Ang last na punta ko, many years ago, si Irene ang sekretary niya. Napalunok siya bigla at kinabahan. Kapatid niya ang tinutukoy nito. Wala pa yata itong kaalam-alam na nakaresign na lang ang kanyang ate sa kumpanyang ito. Well, I guess at tagal na rin naman ang panahon, kailangan na rin ng bagong tauhan ni Michael, hindi ba? Sorry, wala kasi ako masyadong balita dito nung nasa abroad ako. Okay lang po. Mas mabuti na huwag niya munang sabihin. Dahil baguhan ka pa lang sa trabaho, anong observation mo sa little brother ko? Maganda naman po ang benepisyo ng mga empleyado, kaya hindi nakakapagtaka na maraming gusto magtrabaho dito. Sa trabaho naman po, normal lang naman na marami kang ginagawa at sa mga katrabaho na dito, especially sa mga supervisors ko. Mababait naman po sila at hindi po sila nagdadalawang isip na turuan ako kung wala akong masyadong naiintindihan sa ginagawa ko. Mabuti naman kung ganoon. Sinabi niyo po nakaka-uwi niyo lang dito sa Pilipinas. Bakit naisipan niyo pong umuwi? Sa tagal kong namalagi sa ibang bansa, hindi pa rin maiiwasan na namimiss ko ang aking mga naiwan. Like the place, our home, the family. Pagkatapos ilibing si Lolo, agad akong umalis para maghanap ng oportunidad. I'm thriving and turn into success. Pero I think kailangan ko rin namang isipin ang kapakanan ng family business namin. Michael is the only one working here. So I guess it's time na tulungan ko naman siya. Siguro magugustuhan niya na tumulong kayo. Sagot niya. Nag-iba ang emosyon nito. Para bang malungkot. It's not that easy. Umalis ako na may konting komunikasyon kaming dalawa. I was so busy sa binubuo kong negosyo na napabayaan ko na ang ipinundar ng lolo namin. Kailangan ko pa siyang makausap ng masinsinan para makabalik ako sa pagtatrabaho sa kumpanya. Pero why not? Magkapatid kayo. I'm sure hindi iyon magdadalawang isip na tanggapin kayo. Alam mo naman na magtatampo din ang kapatid pag matagal ka nang hindi nagpapakita sa kanya, hindi ba? Ang gagawin ko lang ay intindihin siya. Matagal kaming hindi nagkita, Roxanne. So it's understandable na may tampo siya sa akin. Nakakalungkot. Magkapatid, pero nang dahil sa pangyayari sa pamilya, hindi ito magkasundo. Huwag po kayong mag-alala. Ang galit ng kapatid ay hindi panghabang buhay. Suyuin niyo lang po siya. Ipakita niyo na you still care. Kahit matagal na kayong hindi nagkita at nagkakausap. That's way, mararamdaman po ni Sir Michael na sincere po kayo. Mabuti, nabuhayan ito ng loob sa sinabi niya. Thank you, Roxanne. Wala pong anuman yun. You know, you're a really good person. Thank you po. Natigil siya nang biglang itinaas ang kanang kamay nito at pahaplos ang kanyang pisngi at hinawi ang kanyang buhok. It's so sad on someone that doesn't deserve you. Ano po? Anong pinagsasabi nito? Nagulat siya nang bigla ang may humawak sa kamay nito. Pag-angat niya ng tingin, si Michael pala ito at hindi maipinta ang mukha nito. Nagkakasayahan na ang mga tao, masayang nag-uusap, nagkakantahan at nagsasayawan. Imbes na ito ang ginagawa niya kasama ang mga bisita, mas mabuti na mapag-isa muna. Napapagod din siya sa oras na ito dahil may tinapos siyang mga papeles. Kaninang umaga,
at agad na pumunta dito. Palingon-lingon siya sa paligid. Kanina pa niya itong hinahanap pero hindi man lang niya mahagilap ito kahit isang segundo man lang. Mula umaga pagkagising niya, nakita na lamang niya ito na nakaluto na ng ulam sa lamesa at may naiwan na note. Galing kay Roxanne. Maaga daw itong pupunta sa event para magsaayos ng lahat bago dumating ang mga bisita. Even though she's so busy, may oras pa rin ito para ipagluto siya. Bago ang araw ng event, tinawagan siya ni Irene. Dahil busy ito sa pagkapatayo ng cafe, wala itong oras para gawin ang ipapasuyo ni Roxanne na maghanap ng maisuot rito. Sa isip niya, anong gagawin niya sa isusuot nito? At wala naman siyang kaalam-alam sa mga pinagsusuot ng isang babae. But sa konting araw na nakikita niyang ginagawa ni Roxanne, ang makakakain nito para magtrabaho ng mabuti. Pumayag siya sa request ng kapatid nito. Hindi niya makakaila na Roxanne did take seriously on her job. Kahit under observation pa lamang ito, minsan ay nasisilip niya sa kwarto na nakatulog na lang sa study desk nito na tinatapos ang mga dinalang dokumento. Wala pa siyang nakikitang lumabas ito ng bahay para gumala o mamasyal kasama ang mga kaibigan nito. That's why he contacted Lucila, his cousin who's a makeup artist and designer. May pagmamay-ari itong shop sa city, kaya kinagabihan, sinundo niya ito at pumunta sa shop. Tinulungan ni Lucila na pumili ng damit. And when he saw her wearing a gown, she was stunning. But there's something lacking on her. May nakita siyang silk ribbon sa bandang accessories. Kinuha niya iyon at ibinalot sa bewang nito. Hindi niya mapigilang pagmasdan ang kabuuan nito, lalo na nung nakalapit siya. Lalo na sa mukha nito. Pansin din niya na hindi rin humihiwalay ang titig nito sa kanya. He was happy, pero hindi niya kayang ipakita iyon sa kanya. Pag uwi nila, kita niya ang saya sa mukha nito. Ladies are happy pag nagkaroon ng bagong damit. Same as her, but he doesn't complain. That's her. But today, for a whole day hindi niya ito nakikita. Nasaan ba siya? Hey, Kaz! Anong nililingon-lingon mo dyan? Para ka namang ostrich sa taas ng leeg mo. Bati ni Lucila sa kanya. Si Roxanne ba ang hinahanap mo? Kung tatanungin mo ako, nakita ko siya kanina. Babatiin ko lang sana, pero mukhang masyado siyang busy. Ah, ganun ba? Alam mo ba ang nag-usap kami ni Dian na playboy kanina? Iba naman ang kasama niyang kadate, pero ang kwento niya sa akin, nagka-aberya pala sa kinuhang grupo ni Roxanne sa catering. What? Alam ba to ni Willie? Oo. Naku, nung nadat na ni Dian si Roxanne sa labas ay iyak ng iyak dahil doon. So to the rescue naman siya. Tinulungan ni Manaya. Nga pala, pinapasabi ni Dian, sa'yo na daw hindi libre ang service, kaya maghanda ka ng cheque, okay? If he knew early, agad sana siyang tumulong. Maybe ang laking stress na natanggap ni Roxanne, pati na ang mga kasamahan nito sa nangyari. If Willie knew about the situation, bakit wala man lamang itong sinasabi sa kanya? Insan, give it a break kay Willie. Alam mo naman na gaano ko kabisi. So iistorbohin ka pa ba naman ang sekretarya mo sa problema na yon? Okay na. Nasolusyonan na ang lahat. And don't worry about Roxanne. She's a tough girl. Kaya niya iyon. Whatever. Hinawi niya ang pag-akbay nito sa kanya at umalis. Galingan mo ang paghahanap, pinsan. Pahabol pa nito sabay thumbs up. Ang sarap ibalot ang packaging tape ng bunganga nito. Palakad-lakad siya. Pero ni anino nito ay hindi niya nakikita. Napadako siya sa bandang balkonahe. Hindi masyadong matao ang nakaupo doon. Pero manaaninag niya ang mga pigurang nakaupo sa dulo na nakapwestong lamesa. Hindi niya mapigilang magulat at makaramdam ng galit kung sino-sino ang nakita niya. Lalo na ang kasama nitong lalaki. It can't be him. What is he doing here? Naalarma siya
nang makita niya na nadadampi ang kamay nito sa pisngi ng dalawa. Doon na siya hindi nakapagpigil at agad nilipitan ang dalawa at hinawakan ng pagkakahigpit ang kamay ng lalaki. Napaangat ng tingin silang dalawa. Kita niya ang galit sa mukha ni Michael. "What are you doing?" tanong nito sa kapatid. "Hi brother, long time no see," bati ng nakatatanda nitong kapatid. Tiningnan niya ang mukha ng dalawa. Magkamukha nga, pero magkaiba ang kulay ng buhok at tindig ng dalawa. Pero para talaga silang pinagbiyak na bunga. "What are you doing here?" tanong ulit ni Michael. Nataranta siya sa nakita niyang mahigpit ang pagkakahawak ni Michael dito. "I'm here for the event and for you," sagot nito na nakangiti. "Sir," tawag niya kay Michael. Baka mabali na ang kamay ni Marvin pag hindi ito bibitawan ng kamay. Binitawan niya rin ang kamay nito. "Ayos lang po ba kayo?" tanong niya sa binata. "I'm fine," ngiting sagot ni Marvin. Hinarap niya si Michael. "Is this how you greet to your big brother? I've gone almost a decade. Nagtatampo ka ba sa akin, Michael?" "Nakalimutan na kita. Why are you here?" "I've decided to settle here for a while. And also, I want to work in the company again," sabi nito sa kanya. "I don't think so. I didn't expect your decision today. Think about it." "I don't have to think about it," nilingon siya nito. "Roxanne, come here. Also, kung papayag ka na magtrabaho ulit ako sa kumpanya, I don't need to get bored because I have a new friend. Right, Roxanne?" Anong sasagot niya? "I'll call you so we can talk privately. Roxanne, come now." Pero walang ano-ano ay bigla siyang hinawakan sa braso at hinila papalabas ng venue. "Ano ba? Nababaliw ka na ba? Papaano kung may makakita sa atin?" galit niyang sabi rito. Nasa parking lot silang dalawa. Binuksan nito ang kotse. "Get in." "No! Nahihibang ka na ba? Nakalimutan mo na ba nasa event tayo? Bakit hinila mo pa ako? Baka akala naman nandun sa loob may namamagitan sa atin. Mag-ingat ka naman." Pag na-chismis talaga siya sa opisina sa Lunes, makakatikim talaga ang lalaking ito ng sapak mula sa kanya. "Bakit hindi ka nakikinig sa sinasabi ko? I told you, do not talk to someone you don't know. He's not someone. He's your brother." "I don't care. You don't know him. And you must get close to him." "Why not? Hindi siya ibang tao gaya ng sinasabi mo. Kapatid mo siya. Umuwi siya rito dahil may concern pa rin siya sa'yo. Maging masaya ka naman dahil may kapatid ka na nag-aalala at nakakaalala sa'yo." "Get in. We're going home." "Ayoko nga." Hindi na talaga siya makapagtimpi sa lalaking ito. "Alam mo, iniisip ko na boss kita. Pero sa ipinapakita mo sa kuya mo, nakakalimutan ko. Inaalala ka na nga ng tao. Ikaw pa tong ayaw? Gusto mo walang tao na makakalapit sa'yo. Para bang alam mo na ang makakabuti sa'yo? Well, mali ka. Subukan mo naman buksan ang isip mo kahit man lang sa kanya. At huwag mo akong utusan kung sino ang kakausapin at kakaibaganin ko. Empleyado man ako sa kumpanya mo, hindi mo naman kontrol ang buhay ko. Kung gusto mo nang umuwi, umuwi kang mag-isa. Dahil nagtatrabaho pa ako." Patakbo siyang bumalik sa venue. "Roxanne!" bungad sa kanya ni Jenjen. "Kanina pa kitang hinahanap. San ka ba nagpunta?" "Ano, nagbanyo lang ako," sagot niya. "Patapos na ang event. Halika na at lapitan na natin si Ma'am Dian para makapagpasalamat na tayo." "Sige." Hingal na hingal siya pabalik sa venue pero ayaw niyang magpahalata na galing siya sa labas kasama ang boss nila. Anong nakain na lalaking iyon? Napati pa naman mga taong lumalapit o kakausap sa kanya ay magagalit ito. Gusto ba nito na wala siyang magiging kaibigan? At ang mas kinaiinisan pa niya ay makitang galit sa mukha nito nang makaharap ang kapatid na si Marvin.
kapatid niya iyon at kakauwi lamang dito sa Pilipinas. Ito pa ang isasalubong nito. Kung meron mang nangyaring masama noon, sana naman ay bigyan ni Michael ang sarili na mag-usap silang dalawa at magkaayos. Huwag siyang isali sa problema. Papaano kung may nakakita sa kanila na hinawakan siya nito at hinila papalabas ng venue? Or worse na nakita nila sila sa parking at pilit siyang pinapapasok sa sakyan. Katapusan na niya at magiging chismis ito sa buong opisina. Sa ipinapakita ni Michael, ito mismo ang umiiwas sa mga taong gustong magkaayos sila. Nakakalungkot at nakakagalit. Sana naman ay magbago na ito. Ma'am Dian, on behalf of the group, taos puso po kami nagpapasalamat sa tulong ninyo. Kung hindi pa po kayo dumating, baka bulilyaso ang event. Tapos na ang party at pauwi na ang mga bisita. Silang apat ay pinuntahan si Dian para magpasalamat sa tulong nito. Naku, you don't need to thank me, sabi nito sa kanila. It's my pleasure to help you guys. And also, matagal na tagal na rin hindi nagkakaroon ng kitchen panic sa restaurant ko. If your thank you is not enough, malaking bagay na iyon para sa akin at sa buong staff ko. Super thank you po talaga. Nagpaalam na ito. Sila naman ay nagsisimula ng magligpit ng mga gamit. Ang bait ni Ma'am Dian, no? Sabi ni Maria. Sinabi mo pa, lifesaver talaga siya sa atin. O, kayong dalawa, kumusta ang pag-picture sa mga artista? Tanong ni Jenjen, kina Maria at Miko. Amazing! Akala ko nga suplado sila, pero hindi naman. Ang dami naming nakuhang pictures. Sabi pa ni Miko. Ikaw, Roxanne, okay ka lang naman? Nakakapagod pala. Tumawa ito. It sure is. Sana ay hindi natin ito maranasan pa. Uy, baka gusto niyong magkaroon din tayo ng sariling party. Suggest ko lang naman. After sa announcement kung sino ang papasa sa evaluation, suggest ni Maria. That's a great idea. Tayo-tayo lang naman. Sure, go ako dyan. Buong araw silang nagtatrabaho. Party pa rin ang iniisip ng mga kaibigan niya. Hay nako, tama nga ang sinabi ni Jenjen. Sana nga ay hindi na ito mauulit pa. Nakaka-stress gawin at nakaka-stress din dahil dinamay siya ng CEO sa family problem nito. Hay, buhay nga naman. Sunday at day off niya ngayon. Dahil sa sobrang pagod sa pag-aasikaso ng founding anniversary event kahapon, napagpasyahan niya na magpahinga siya buong araw sa kwarto niya. Wala naman siyang planong lumabas ng bahay o may bibilhin sa labas. At saka pag uwi niya kahapon, naramdaman na niya ang pagsakit ng kanyang katawan. Sobrang trabaho ang ginawa nila kahapon na sa paghiga niya sa kama ay hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya at hindi na nakapagpalit ng damit. Okay lang dahil ang suot naman niya ay pinakamagandang damit na ibinigay sa kanya ng mabuti niyang kaibigan. Successful ang ginawang event. Malaki ang pagkapasalamat nila kahit na may matinding problema na pinagdaanan ang grupo nila. Nairaos naman nila ng maayos at walang problema na nakasunod. Hero para sa kanila si Dian. Swerte din na nagkita sila. At todo talaga ang pagtulong nito sa problema ng grupo niya. Kahit na sinabotahe na sila ng iba, meron pa din talagang mabubuting tao sa mundo. At nakilala din niya roon ang nakatatandang kapatid ni Michael, si Marvin. Sobrang mabait. Nakikinig pag nagsasalita siya at palangiti. Hindi gaya sa kapatid nito na nuknukan ng suplado. Ang kinaiinisan pa niya ay kung paano kausapin ni Michael si Marvin at ang pagkapit nito sa braso na sobrang higpit. Naaalarma talaga siya doon. Baka nagkaroon ng pasa ang bandang pulso nito sa higpit ng pagkakahawak ni Michael. Sana naman ay hindi. At bigla na lamang siya nga hatakin papalabas ng venue at sasakay pa uwi. Nahihibang na ba ito? Swerteng walang nakapansin sa kanila. Papaano kung meron? Anong gagawin niya? Anong tulong ang gagawin ni Michael sa kanya
para hindi siya tatambakan ng mga chismis. Iniisip na niya na mali ang idea ng Ate Irene niya dito. Kaya ayan tuloy. Kailan pa ba siya maghihintay na makakahanap ng apartment para sa kanya at hindi na siya pagbubuntunan ng sumpong ng boss niya? Gayunman, kailangan niyang maging pasensyaw siya. Kalma lang dahil baka sa bugso ng damdamin kaya ginagawa ni Michael iyon. Family problems kaya she will understand. Nasa kwarto lang naman siya. Tinutupi niya ang bago na labang damit niya at nagring ang kanyang cellphone. Si Lucila ang tumatawag. Hello Lucila? Bati niya. Hi Roxanne, naistorbo ba kita? Hindi naman, ba't ka napatawag? Ay, tungkol ba sa damit? Nakahanda na sa box, idadaan ko na lamang sa bahay mo kung gusto mo. Hala, ano bang pinagkasabi mo? Bigay ko na yan sa'yo, nakalimutan mo na ba? Sa reaksyon nito ay parang gulat na gulat. Natawa siya. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Alam ko at maraming thank you sa bigay mong damit. Pag may party ulit, ito ulit ang susuot ko. Naku, huwag. Ang mabuti pa, gagawin na lamang kitang endorser kapag sinuot mo ang gawa ko at kapag may nagtanong, ipangalandakan mo ang magandang godmother mo ang gumawa. Wow, thank you. Sige, payag ako dyan. Yes, oo nga pala. Nakalimutan ko na kung bakit nga ba ako tumawag. Si Michael ba nandyan ah? Hindi ko kasi siya makontak ang phone niya. Si Michael? Oo, nandito. Nasa kwarto yata siya. Ganun ba? May pag-uusapan lang sana kami. Papasuyo ko sana sa'yo. Pwede bang puntahan mo si Michael at sabihin na tatawagan ko siya? Please. Naku naman. Ngayon pa na ayaw niyang makita ang damuhong iyon. Pero wala siyang magagawa. Pinsan ito. Sandali lang at pupuntahan ko. Yehey! Thanks Roxanne. And he hung up. Ako pa talaga? Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nasa kabila lang naman ang kwarto nito at isang dingding lamang ang pagitan nila. Kinatok niya ang pinto. Michael? Michael? Nandyan ka ba? Pero walang sumasagot. Sumilip siya sa labas para tingnan kung wala ba ang kotse nito. Nandun lang naman. So, nandito lang ito sa loob ng bahay. Kumatok siya ulit. Tao po? May tao ba o wala? May tao ba talaga? O baka naman natutulog ito? Hahawakan na niya ang doorknob nang biglang bumukas ang pinto. Napasubsob siya sa katawan nito. Napaaray siya sa lakas pero inalalay naman agad siya ni Michael. Are you okay? Tanong nito na hawak ang magkabila niyang balikat. Okay lang. Sagot niya habang sapo ang kanyang ilong. Kumikirot kasi dahil buong mukha niya ay napasubsob sa matigas nitong katawan. Let me see. Hinawi nito ang kamay niya para makita ang kumikirot niyang ilong. Namumula. Sorry, hindi kita napansin. I'll go get some ice cubes. Ah, huwag na. Okay lang ako. Pero hindi ito nakinig. Kumuha ito ng ice pack sa refrigerator at idinampi sa ilong niya. Hinawakan niya ito para hindi mag-abala pa. Why are you in front of my room by the way? Tanong nito sa kanya. Kumakatok. Hindi mo ba ako naririnig? No. Why? Wedi nga. Bahala na nga ito. Tumawag si Lucila. Sinabi niya na tumatawag siya sa'yo pero hindi ka daw sumasagot. Mag-uusap daw kayo. Ganun ba? Hindi ko napansin. Siguro tuwagan mo na siya. Baka naghihintay na yun sa'yo. Sige, lalabas din naman ako ngayon. Are you sure you're okay? Anong akala mo sa ilong ko? Siyempre, kayang-kaya. Sabi niya na para pa siyang sinisipon. At wala akong lakad. Dito lang ako. Pambawi lang ng energy na na-drain kahapon sa event. Ako na ang magbabantay sa bahay. Okay, you can take whatever in the fridge.
Maipapabili ka ba? Nag-isip siya. Meron ba? Mukhang wala naman siguro. You want food? Pagkain? Hindi siya makakatanggiti yan. Siguro pizza na lang, pang merienda. Okay, hindi na rin naman ako magtatagal. I just want to say that I'm sorry for what I did yesterday. Natigil siya. Si Michael, humihingi ng sorry? I was careless at hindi ako nag-iisip. I hope you can forgive me. OMG, totoo ba ito? I'm sure. No problem. Wala na iyon. Peace na tayo. Mas nagulat siya nang may sumilay na konting ngiti sa bibig nito. Thanks, I'll be going now. At umalis na ito. What was that? Totoo ba ang nakikita niya? Hindi ba siya nag-hallucinate? Nakangiti si Michael. Hindi naman kaya epekto lang ito ng ilong niya? May dumaan bang anghel sa bahay? He did smile at her. Hindi siya makapaniwala. Tumunog ulit ang cellphone niya. Roxanne, sinabihan mo na ba? Ha? Oo, actually kakaalis lang niya dito. Kakaalis lang? Maharangan nga iyang poste na iyan. Kanina pa akong tawag ng tawag sa kanya, iniislab lang ako. Sige na, bye Roxanne. Thank you. Mukhang makakadami siya ng pizza mamaya sa nasaksihan niya. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone!